Welcome to my YouTube channel, Extreme Mukbang Challenge. Pritong talong, pritong tuyo, at lumpia. Kasama ko ngayon si JM, ito yung aming mukbang challenge. Tara guys, samahan nyo kami guys. Para po lahat po tayo ay makapaghanda. At huwag naman po sana na tumating tayo dun sa punto na ganun kadami ang mga kaso. Tulong-tulong para tayo ay makaagapay po dito. Alright, may karagdagang katanungan si Rafi, ma'am. Hi, good morning po sa inyo, Yusek. Babawin po ba yung pagpayag na lumabas yung 5-year-old pataas at ibabalik pa sa mahigpit na quarantine restrictions sa mga lugar na nagluwag na, gaya dito sa NCR, dahil nga dito sa bata ng Delta variant? Ay, isa po yan sa pinag-aaralan, sir. No? So when we initially detected these local cases last Friday, nakipag-usap po tayo sa concerned local governance at kasama po dyan si Mayor Isko na napag-usapan na tinignan na natin that we are not seeing any spike in their cases, manageable po ang mga kaso, so we guided them and told them we can initially do planning and lockdowns. Pero pag nakita po natin that we are monitoring the situation every day na may mga pagtaas, definitely po pag-uusapan po yan sa IATF. Another thing would be for the children, ito po ay naisang kulinan ng Metro Manila Mayors and MMDA yesterday sa amin. Kami ay nagpulong. Kami po ay makikipag-usap mamaya sa aming mga eksperto para pag-usapan to, and we will give the proper recommendation. Pagdating naman po sa contact tracing, meron po bang pagbabago considering na mas nakakahawa daw talaga itong variant na ito? Yes, it was ordered already by Secretary Pute, Secretary Anyo, and Secretary Galvez among all those LGUs concerned na may mga na-identify na Delta variant to do intensive contact tracing up to the third generation. So, ngayon po, we are back tracing actually. You know? So, binabalikan po yung mga individual na nagkaroon nitong Delta variant at iniisa-isa po yung mga kanilang naka-interact so that we can be able to isolate or quarantine these individuals. At pagkaman sinasabi nga, mas nakakahawat, mas deadly, ano po yung efficacy ng mga bakuna sa bansa laban dito sa Delta variant? Yes sir, no? So nagpapagpakita na tayo ngayon ng real world effectiveness itong mga bakunang ginagamit natin sa ating bansa. And among all of these vaccines, nakitaan naman po na yung effectiveness against severe infections, hospitalizations and deaths were proven already. So kailangan lang po tayo makapagbabakuna and get our second dose. When we are fully vaccinated, we will be more protected no, from these variants na meron tayo ngayon, lalo-lalo na po sa Delta variant. So ay po ba may nakikita pa rin kayong vaccine hesitancy? Gano'n po patas ito ngayon? Base po dun sa huling survey na lumabas, sa national survey, yung dati po ang ating ang vaccine confidence po ay 16% among the population. Tumaas po ito to 43%. And a portion of this na survey, meron pa rin po silang uncertainty at sinasabi nila, pag nakita po nila na ang mga kapamilya nila ay safe, at sarap pala ito, sa pakuna, tsaka po sila magpapapakuna. Kaya po tayo ngayon ay talaga naghihintayat at pinapakita natin sa kanila that reactions are very rare, it is minor, at wala naman po tayo ipapangamba dito sa safety ng mga pakunang meron tayo ngayon. Hmm. Meron po ba kayong gagawing pagbabago sa messaging? Kasi ang lumalabas dito, mas concerned yung mga may hesitancy sa bakuna doon sa epekto ng bakuna kesa sa sakit po ng COVID-19. Ano po mensahe nyo sa kanila? Lang mensahe naman po natin, ano, kailangan lang po natin bigyang kumpiyansa itong mga bakunan to. Napapakita na po ngayon all over the world. Extreme challenge. Kayo ay bakunado, mas protektado po kayo. Nakita na rin po na ang mga Delta variant na mga surges in other countries, mostly ang affected po are those unvaccinated. Ibig sabihin, walang bakuna. So kung tayo guys, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, pakisubscribe nyo lang po ang Kuya Harz TV. At pakinit na lang yung notification bell para palagi kayo updated sa akin. Doon naman po sa local transmission, sir, nilinaw niyo po na wala pang local transmission ng Delta variant. Pero may pagbabago ba pagdating sa inyong pagtuhon kapag nangyari na ngayon ganito? Ano ba talaga yung definition ng pagkakaroon ng local transmission? Yes, sir. No? So we have announced there are local cases already. So when we say local cases, we are differentiating from the returning overseas Filipinos. So ibig sabihin, meron na po tayong mga nakita ng mga kababayan na dito po sa Pilipinas ay merong Delta variant. Now, when we talk about local transmission, kailangan mo natin ma-prove na meron ng linkage itong mga may Delta variant dito sa ating mga komunidad. And for now, nakikita natin sporadic pa rin po yung cases. Different locations, different timelines. That's why we are doing intensive contact tracing, back tracing,
so that we can be able to establish, if ever, kung may mga linkage po itong mga Delta variant individuals with one another. So that's the time that we can declare local transmission. Pauli na lamang po, nasa inyo po pagkakataon, panawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naiinip na lumabas sa kanilang mga bayan, yung mga nagkakaroon ng invasions, ika nga, dun sa higpit naman natin sa ating border protection. Nasa inyo po pagkakataon. Maraming salamat po, sir. Gusto lang po namin magpaalala sa ating mga kababayan. Ngayon, pangalawang mukbang na namin po, pero mas maganda sa Delta variant. Let us try to tuyo, act as tuyo, tayo, talong. Tapos kape. Tapos may lumpia. Para po tayo ay mas protektado. Sarap guys, sarap. Para po tayo ay mas maging mas maingat. Magpapakuna po tayo. That is the protection that we need right now. Fully vaccinated individuals. Nam, 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 nam. Mukhang bitin sa kanin, guys. Bitin sa kanin, kukuha lang ng tanim. So guys, kanin guys, so kanin. Nabitin saan guys, nabitin. Ito. Oh, kanin ka. Kain ka kayo para lumaki ka. Kumain ka ng gulay. Ang patalino yan. Gatas, unu mo gatas. Tuyo guys, tuyo. Pinagpapoison tayo guys. Hindi ako nang tubig. Hindi ako nang tubig doon. Hindi ako. Pitsel. Ha? Pitsel. Huwag ka naman na lang. Sige. Guys, sarap ng talong. Dito.
isa, salamat sa panonood. Pa-support na lang po sa aking YouTube channel, Kuya Harz TV. Pa-follow na lang lahat sa Facebook, Kuya Harz TV. Guys, thank you for watching.